Napapitlag si April nang maramdaman ang masuyong pagyakap sa kanya mula sa likuran niya. Bakit nandito ka? Malamig na. Alan whispered in her ear. Ipinatong nito ang baba nito sa balikat niya. Akala ko, hey, umiiyak ka ba? Bago man si April matapos sa pasimpleng magpahid na nabasang pisngi, naipihit na siya nito paharap dito. What's wrong? Nakakunot noong tanong ni Alan. Ito nagpatuloy sa pagtuyo sa mga luha niya. May nangyari ba? Umining siya. Naalala ko lang sina mama. Kakakausap ko lang sa kanila. Di pa raw sila makakaluwas dito. Bahagya si April nagbaba ng tingin dahil baka makita nito ang kasinungalingan sa mga mata niya. Tinawagan niya ang kanyang ina hindi lang para kabusahin ito, kundi para sabihin ding hindi na matutuloy ang engagement party na noon ay buong katuwang ibinalita niya rito. Hindi niya hinayang makapag-usisa pa ito. Sinabi na lang niya na postpone yon kaya hindi na muna kailangan lumuwas sa Maynila ng mga ito. Mukhang hindi naman ito naghinala sa binalita niya. Nalagad niyang inibang usapan pagkatapos si assure ito na ang pagiging masyadong beses si Allen sa negosyong dahilan ng pagkakaantara ng engagement party. It was far from the truth, of course. Walang magaganap na engagement party at kasalan dahil hindi ang tamang rason na magbubuklod sa kanina ni Allen kung sakali. Masakit man tanggapin pero ginamit siya nito at nagpagamit naman siya. Bakit daw? Paano ang pamamanhikan? Ito rin nilang kaya natin sa sesyon ko na kami nang dumayo sa inyo. Wag! Mabilis pang tanggi ni April. Kumunot ang noon ito. Kasi nahihiya nga sila mama. Nakakahiyang patuloyin kayo sa maliit. Tinakpan nito ang daliri ang bibig niya. Ano ba yung sinasabi mo? I told you walang kaso yon. Kahit ang papambahay ninyo, dadalawin ko mga magulang mo para formal na hingin ang kamay mo. Masyado ka namang makaluma. Wika ni April na pilit kumiti. Hindi na kailangan. Hintayin na lamang natin silang lumuwas dito. Are you sure? Tila hindi kumbinsidong tanong nito. Tumango siya. Nalate ka yata. Pag-iiba ni April sa paksa ng usapan. May gumuhit na pilong ngiti sa mga labi nito. Namiss mo ba ako? Kasi ikaw eh, bakit sumama pang pakiramdam mo? She felt a lump in her throat because of the affection in his voice. Inakbayan siya nito at iginiya papasok sa kwarto. Hindi siya nito binitawan kahit nang makaupo sila sa couch. Walang pagtutulang nagpakandong siya rito. Pinakatitigan pa nito ang mukha niya. How are you feeling now? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Bigla itong natigilan. Hindi kaya... Napasingap si April nung dumakong kamay nito sa gawing puso niya. Nanlaki ang mga mata niya ng mawari ang kahulugan na sinasabi nito. Bigla ang dagsa ng kaba sa dibdib niya. Nang tingnan niya ito'y puno ng katuwaan ang mukha nito. Napailing-iling siya. Ano ka ba? You're not actually thinking that I'm pregnant, are you? As a matter of fact, I am. Nakangiting sagot nito. Am I going to be a father? Hindi siya makapaniwala sa reaksyon nito. Katuwaan ba nakabadha sa mukha nito? She couldn't be pregnant. Itong mas dapat takabahan kung mangyayari nga iyon. Paano ang bata kapag nagkahiwalay sila? Are you still thinking of pushing through with that wedding? Kahit alam mo na ang kahihinatnan niyon dahil natuklasan mo na ang totoong plano niya? Kastigo ng isang bahagi ng isip niya. April, wala ka bang balak isalba ang sarili mo sa karagdagang sakit kung mananatili ka pa rin sa piling niya? Wala siyang maapuhap na sagot para doon. She was hurting because Alan was just using her, but she still couldn't fight a good sense to do what she must do. Na hindi niya magawang usigin nito. Paano pang iwan ito? Besides, the idea of having them, a baby, seemed to have given him great joy. He looked ecstatic. Ano ang dapat niyang isipin sa reaksyon nitong iyon? That he is happy he's going to be the father of your child? Think again, April. Tuya ng isang bahagi ng isip niya. Yeah, hindi siya maaaring mag-ilusyon na naman. Alam na niya ang katotohanan. Si Girly talaga ang gusto nito at ang dapat na maging asawa nito at magiging ina ng mga anak nito. Hindi siya, dahil panakip butas lang siya. Ipinalig ni April ang kanyang ulo. Mas marahas sa pagkakataong iyon para tuluyan ang mabura ang anumang ilusyon sa isip niya. Hindi ako buntis, wika niya, pero kinabahan din siya. Hindi sila gumagamit ng proteksyon tuwing magtatalik sila. Anong iniisip ni Anna dito gumagamit ng proteksyon? Tila nang hihinayang na nabawasan ang ngiti nito. Hindi bale, after the wedding, sisiguraduhin nating meron ng laman to. He playfully stroked her stomach. Promise, magdo-double time ako, basta wag ka magre-reklamo, ha? Oh, how she wanted to say yes, that having a family with him was an idea she had considered only with him. Pero hindi maaaring siya lang, habang ito ay sa ibang babae ang iniisip. Na nagbibilang lang pala ito ng panahon hanggang sa maaari na itong iwan siya para makasama nito si Girly.
She had never felt so torn up by the emotions that battled inside her. Ramdam ni April na muling pag-iinit ng mga mata kaya yumakap siya na mahigpit sa leg niya para itago yun dito. He hugged her back. How could those arms still so blissfully comforting? Gayong hindi lingid sa kanya ang katotohanan, wala naman talaga siyang halaga rito. Bigla, Amy kung ano nag-udyok sa kanya na halikan ito nang maikalma niya ang sarili. She started to plant feathery light kisses on his face. All she could do was to treasure all those good memories with him. Dahil sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang magpasya. Kahit anong maging desisyon niya, masasaktan pa rin siya. Alin? Yun lang ang nasabi nito dahil abalan ito sa paghalik sa iba't ibang parte ng kanyang mukha. I love you. Thank God she was able to hold those words back. Kinulong niya mukha nito sa mga kamay at pinakatitigan iyon. Matinding pagbibigil sa sarili ang kanilangan ni April para hindi maabulalas ang damdamin niya para dito na makita niyang init sa mga mata nitong nais magpalimot ng katotohanan sa kanya. She touched his face gently, then inched her face closer to his. She initiated a kiss that was far from being slow and gentle. She started moving seductively on his lap and immediately got a positive response. Agad itong tinugon ng halik at niyakap siya na mahigpit. He groaned low in his throat as the kiss grew more passionate, hungrier. His body tensed up at the same time that she felt swell and grow harder with lust. Are you feeling well now? He asked in a raspy voice when he broke the kiss. What do you think? She purred. She had never felt so bold at that moment. For the last time, she would make love with the only man who made her experience both sweet and bitter memories. Muli, ipinadama nito sa kanya ang isang damdaming alam ni April na huwad pero parang baliw pa rin niyang pinaniwalaan habang nakakulong siya sa mga bisig nito. Kinabahan agad si April na makita niya si Lloyd na papasalubong sa kanila ni Allen. She felt the latter's body tense up and his jaw clenched. Are you okay now, April? Tanong ni Lloyd na makalapit ito sa kanila. Why are you asking my girl when you can see that she is with me? Nakakunot noong tanong ni Allen. Kasi nag-aalala ako hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin ni April ang problema niya. Nag-aakusa ang tingin ibinigay ni Allen nang bumaling ito sa kanya. Agad si April nag-iwas ang tingin. Bumaling siya kay Lloyd. Lloyd, hindi ka na sana nag-abalang pumunta pa rito. Ang lakas din na umong ipakita ang interest mo sa fiancé ko at dito pa mismo sa teritoryo ko. May gusto ka bang patunayan? Tanong ni Allen. Bakit masyado kang apektado? Tanong ni Lloyd. Nataranta na si April sa tensyon na agad na magitan sa mga ito. Lalo pa na makita niyang nagtatagi sa mga bagang ni Allen at tila gusto nang hamunin ng away si Lloyd. Nakikiusap ang tingin ibinigay niya sa huli. Lloyd sighed. Pasensya na kung pumunta ako dito na walang pasabi, April. Naisip ko kasing baka kailangan mo na mapagsasabihan. Wala siyang kahit na anong kailangan mula sa iyo. Allen cut in arrogantly. Lloyd, okay lang talaga ako. I appreciate the concern pero mas mabuti sigurong wag na muna tayo mag-usap pa ngayon. Tubango ito. I hope you're really okay, April. Pagkasabi niyon, pinukul nito na naghahamong tingin si Allen. Nangingimi si April na magpasunod kay Allen dahil sa hindi maipinta ang ekspresyon nito. Nung nasa loob na sila ng opisina nito, galit ang tingin ipinukul nito sa kanya. What did that mean? Nakita kayong dalawa? Nagulat si April sa pagtataas ito ng boses. Nag-usap kami. Anong masama ron? Hindi mo alam? Hindi. Sagot ni April kahit nahiling niyang ang dahilan sana ay dalig sa selos ito. Pero paano niya paniniwalaan iyon? Ngayong siya mismo nakarinig na ibang babae ang mahal nito at nasa posisyon lang siyang iyon sa buhay nito bilang empleyado na kinontrata nito ang serbisyo. He swore under his breath. Ang akala niya ay patuloy itong mag-uusisa tungkol sa naging pag-uusap ni Lloyd pero hindi nito ginawa. Sa halip ay pabagsak na umupo ito sa executive chair nito. Doon ka muna sa cafeteria. Naalala ko may kailangan ako i-rush dokumento. Wika nito. She felt a stab of pain in her chest. What was that supposed to mean? Ang ibig sabihin, simulan mo nang i-detach ang sarili mo sa kanya. Sagot na isang bahagi ng isip ni April. Yun naman talagang dapat mong gawin, hindi ba? Kung ganun, magpa-deliver na lang tayo ng lunch. Ngalingaling tuktukan niya ang sarili dahil sa sinabi. Lalo lang kasi nadagdagan ang bigat sa dibdib ng dalaga nang umiling ito nang hindi man lang siya tinitingnan. Uuwi na lamang ako. Wika ni April. Wala pa rin itong reaksyon. Kagat labing lumabas yan ang opisina nito. How he acted in there should be enough for her to shake sense into her and bring her back to reality. Nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Hindi magiging ganap ang kaligayahan niya dahil iiwan din siya nito.
Parang wala siya sa sarili habang naglalakad siya patungo sa hilera ng mga elevator. Parang wala pa rin siya sa sarili nang ligunin niya ang malalaking lalaking tumayo sa tabi niya. Hindi niya pinansin ang kakaibang tingin ay pinupukol sa kanya. Naramdaman na lang ni April ang pagtakip na malaking kamay sa bibig niya at ang unti-unting pagkahilo dahil sa nasamyo niyang kung anong masangsang na amoy. Napapitlag ang kausap ni Allen nang galit na ipinukpok niya na nakakayom na kamay sa mesa. Miss Santos, masyado ka na bang makakalimutin para hindi agad masagot ang tanong ko? Eh kasi, sir, sinong nag-refer ng sound system na rentahan ng gabi ng annual company party? Ulit niya sa tanong. Si Madelho. Bantunot na sagot nito. So what are you waiting for? Tawagin mo na siya para makausap ko. Hey Brad, what's with you? Bakit ang init ata ng ulo mo? Kulang na lang manakal ka. Iiling-iling na sinandanig na ng tingin ng papalayong babae. What did you expect? This whole thing is making me lose my patience and sanity. Kailangan kong malaman kung sino may pakana nito para matapos na. Naistorbo ka ng problemang to. May mas mahalagang bagay akong dapat asikasuhin kaysa rito. He couldn't admit it, but what really bugged him was what he just learned a while ago. Bakit nakipag-usap si April kay Lloyd nang hindi niya nalalaman? Bakit hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol doon? Ano ang pinag-uusapan namang ito? Pakiramdam ni Allen nakakalalaki si Lloyd. Hindi siya tanga para hindi makita na may gusto pa rin to kay April. Kitang-kita niya yan sa paraan ng pagtitig nito kay April. I will be damned if I'll let him have a chance with her again. Pero tuloy na nasira ang mood ni Allen dahil sa violenting damdamin na lumukob sa kanya. Daladala niya iyon hanggang sa loob ng opisina niya. Hindi niya gustong naglilihim sa kanya si April. Sinabihan na niya itong wag nang lalapit ulit sa lalaking yon, pero hindi ito sumunod. At ang mas ipinagingit-git pa niya, may bumabag-gabag pala dito. Bakit mas gusto pa nitong sa ibang tao sabihin iyon kaysa sa kanya? Ang masama kay Lloyd pa. Dahil doon naging malamig ang trato niya kay April. Dapat yayayain niya itong kumain sa labas nang bigla na lang sumulpot doon ang Lloyd na iyon at sinira ang araw niya. He wanted to stop April from leaving but he didn't. Pero nang maiwan si Allen ay hindi rin siya mapalagay dahil pinasama niya ang loob nito dahil sa asal niya. She was already gone when he realized that he should have stopped her from going. What if she turned to Lloyd? Hindi nga ba't pumunta doon para kumasayin si April kung okay ng lalaki para ito sa kung anumang problema ang inililihim nito sa kanya? Pinaglihiman siya ni April pero sinabi nito ang tungkol doon kay Lloyd. Mas pinagkatiwalaan nitong lalaking iyon na minsan ang nanakit sa damdamin nito. Nagsabi ito kay Lloyd pero kapag siya nagtatanong, ngumingiti lamang ito ng pilit. Napamura si Allen. Lalo nagpuyos ang kalooban niya dahil doon. Pero namura din niya ang sarili kapag kwan. Dalilang araw na niyang napapansin na balisa si April at parang laging malalim ang iniisip. Dapat ay hindi na siya umakto ng kagaya ng inakto niya kanina. Nahaluan ng guilt ang galit niya. He reached for his cellphone and made a call. Nasaan na kayo? Seryo? Tanong ni Allen sa sumagot sa tawag niya. Anong nasa na kami? Where is April? Kasama ba niya si Lloyd? He did not know what he was going to do if she was with that jerk. Bakit sa akin mo siya hinahanap? Kayong magkasama, hindi ba? Napakulot noo si Allen. Umalis siya. I thought she was with you. Usapan nilang kapag hindi sila magkasama ni April, sasama nito si April o kaya susundan nito para masigurong kaligtasan ng dalaga. No, she's not. Hindi pa nga kami nakikita o nagkakausap ngayong araw. Papunta pa nga lang ako dyan sa opisina mo. Sinabi ba niya sa iyon tungkol sa bantana na tanggap niya? Bigla si Allen kinabahan. Mabilis na nagpaalam siya rito pagkatapos itong ikwento nangyari. Sinubukan niyang tawagan si April pero hindi niya maikonekta. Ring lang ng ring ang cellphone nito. You are worrying about her, ha? Huh? Nagulat si Allen at tagling napalingon sa nagsalita. It was girly. Sanay na itong maglabas-masok sa opisina niya. Sorry pero busy. Buo pa rin ba sa isip mong ituloy ang mga plano mo kahit na mapapahamak pa sa April? Napamaang si Allen dito. What are you talking about? Alam mo kung anong tinutukoy ko. Hindi ako tanga para paghinalaan ang dahilan ng pagsulpot ni April sa buhay mo. Hindi ni Allen ipinahalata ang pagkagulat. Inaasahan na niya iyon dahil hindi niya ibubuko ang sarili ngayon lalo't maraming aralahaning umuoko pa sa isipan niya. I really must go. Tumango siya at tinungo ang pinto. Titigil ka lang ba kapag napahamak na siya? Napahinto si Allen sa paglakad. Hinarap niya ito. Ano bang alam mo? Hindi mo kailangan gumamit ang ibang tao para lang isalba ako sa mga tao nagtatangka sa buhay mo. Hindi lang ako nasasaktan mo. April doesn't deserve this. Mariing pahayag nito. Bukod sa sakit,
inilagay mo rin ang buhay niya sa alanganin nang wala siyang kamalay-malay dahil sa pagsusot niya ng singsing ng pamilya mo. Natigilan si Allen. Paano mo nalaman ang tungkol sa singsing? Nanlaki ang mga mata nito. Tira natauhan sa pagkadulas. Napasingap ito ng sakletin niya ito sa braso. Allen, ano ba? Anong alam mo? Tanong niya sa mapanganib na tono. Huwag mong sabihin. Napamura si Allen na maisip niya na may kinalaman ito sa mga nangyayaring kaguluhan. No, of course not. Maraing tanggal ito na may kasama pang iling. I didn't know anything about your plan until someone informed me. Who? Si Naline. Bago pa man si Allen makapagtanong, nakabalik na si Miss Santos kasama isang babaeng na mukha niyang taga-marketing department. Ito na siguro si Madel. Nagpakilala ito bago nagsimula magpaliwanag. Sir, itinatanong rin po yung tungkol sa sound system na inirefer ko po ng annual company party. Medyo nanginginig pang wika ni Madel. Marahil natakot ito sa madilim na ekspresyon niya. May personal ka bang kakilala roon? Wala po. May nagsabi lang din po sa akin ang tungkol sa company na yon. Sino? Si Naline po. He felt his body froze. Nilukob si Allen na matinding takot. Ilang sandali lumipas bago ganap na luminaw ang paningin ni April. Nagtaka siya sa namulatang hindi pamilyar na paligid. Then chills ran down her spine when she remembered the guy in the hallway. Tinangka niyang bumangon mula sa kinahihiga ang kama, but her hands and feet were tied. Natatakot man siya sa madilim na lugar na kinaroroonan niya. Pilit pa rin niyang pinagagana ang kanyang isip. Hindi siya dapat magpadala sa takot. Maya-maya, narinig niyang paglangit-ngit ang pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Looks like Cinderella has finally woken up. Nanlaki ang mata niya na sa pagtingin sa pinto ay nakita niya si Naline. Naline? Duh, sino pa ba? Lumapit ito sa kinaroroonan niya. She could not stop the terrifying feeling that watched over her when she saw the way Naline's eyes gleamed evilly even as she grinned at her. Anong ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin itong paraan man ng pagganti gaya ng banta mo noon dahil nagsaselos ka sa akin. Sa tingin mo ba hindi manalaman ni Allen? Of course he wouldn't. Putol pa nito sa sinasabi niya. Yun nga ang ginawa ko kay Anacel, hindi niya nalaman. Ang gagawin ko pa kaya sa iyo ngayon? Tsaka para namang ipakialam yun sa iyo. Ginagamit ka lang naman niya. Hindi ni April pinansin ang ibang sinabi nito. Natutok na atensyon niya sa mga naunang sinabi nito. Kilala mo si Anacel Ferrer? That bitch? Siyempre naman. Huwag mong sabihin. Nakipagkutsabahan ako sa kanya para gawin niya yung sex video. Although what she and Allen did really made me see red, I couldn't do anything but let that slut enjoy her role for a moment. Nababaliw ka na. Bakit mo ginawa yun kay Allen? Dahil naisip kong gumawa na maaari kong gamiting alas sa hinaharap. But Anacel did something nasty. Naisipan ba namang benta ng copy ng video si Arcel? Anong tingin niya ng utusan at bayanan ko siya na gawin yun? Pwede niyang i-distribute yun para lang mabenta mga DVD sa bangketa? Kaya pinarosahan ko siya. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ito sumagot. Pero sapat na ang paguhit ng malalimonyong itis sa mga labi nito para maisip niyang hindi magandang kinasapitan ng babae sa mga kamay nito. Pinatay mo siya? Ano ba ang makukuha mo sa kabaliwang to? Bumalasik ang mukha nito. Hindi ako baliw. The next thing she knew, April was holding her face in a very painful way. Buwaba ka ba para itanong pa? Gusto ko si Allen. Hindi ako papayag na mapunta siya sa ibang babae. Akin lang siya. Kaya pinapahiya at pinahihirapan mo siya? Ganon? Tanong ni April sa kabila ng kirot na dulot ng panggigigil nito. It was the best way to make him realize that it was a bad decision to give those lots a chance to be with him. Kailangan niyang ma-realize na walang ibang babaeng nababagay sa kanya, kundi ako lang. Yun ang sinabi ng lolo ko at ng mommy. Even Lolo Armando told me that. Smug na sabi niya. Anong kinalaman ng lola at nanay mo rito? Dapat, sa pamilya ko napunta ang singsing ng Madre Vega. Ano ang ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni April. Tila nasa mood ito para magkwento. Magkaibigan sina Lola at Lola Armando. Lola secretly fell in love with him and she hoped that love would be reciprocated. But he didn't. Ibang babae ang pinakasalin Lolo Armando. And Lola got really devastated. Ibinaling niya atensyon sa ibang lalaki. But even if she already had a family of her own, naratili sa puso niyang kagustuhang mapabilang sa pamilya de la Vega. That dream was passed on to my mother. She fell in love with Adel's father. Pero katulad ng istorya ni Lola, binaliwala rin siya ng lalaking mahal niya. Ikinadepress niya iyon kaya gumawa siya ng paraan para manatiling malapit siya sa mga de la Vega.
ang makipagrelasyon kay Daddy. But she realized it wasn't a good idea. Tinang kanya noong akitin ng papa ni Allen, pero pinigilan siya ni Daddy na alam pa lang totoong damdamin niya para dito. Kaya't nagdesisyon siya makipaghiwalay kay Daddy nung bata pa ako. Napaawang ang bibig ni April sa hindi pagkapaniwala sa mga ikinukwento nito. Naging interesado ko sa sinsin na sinasabi sa kanina Lola at Mommy. Hindi makatarunan ang ginawa sa kanila ng mga lalaking minahal nila. Nangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang mangyari sa akin ang nangyari sa kanila. Pinangako ko sa sarili kong magiging akin si Allen. Gagawin kong lahat para lang mapasa akin siya. Pangalawa na lang ang dahilan na mapabilang ako sa pamilya nila at maisot ang singsing na hindi na babagay sa daliri mo. Napailing si April. Hindi bagay sa akin pero bagay sa iyo. Nabuhay ka sa maling paniniwala. Walang mali sa sinasabi ko sa iyo. Si Lolo Armando mismo nagsabi sa akin na mahahanap ko rin ang aking happy ending. Nang tanongin ko siya kung magiging katulad rin naman sa Lola at Mommy ang kapalaran ko. I asked him if Allen could be my Prince Charming and he said yes. So you see, ako talaga nakatakda para kay Allen. Idagdag pang parang miyembro na rin ang pamilya nila ang turing nila sa akin. Muli, napailing si April na makita ang kabaliwang nagniningas sa mga mata nito. Ano ngayon ang balak mong gawin sa akin? You will get rid of me like you did to Anacel? Sa tingin mo makukuha mo na si Allen kapag ginawa mo yun? Lakas sa ob na tanong ni April, kahit ramdam niya ang panginig ng mga kalamnan dahil sa nakabadyang kapahamakan. Ano man ang magiging wagas nito, hindi ikaw o hindi ako, kundi si Girlie pa rin ang mahal niya. Nalin sneered at her. Sa totoo lang, wala ka talagang kanilaman dito. Pero sapat ng rason ang pagpayag mong pumapel na fiancé niya para parasahan kita. Para sagutin ang tanong mo, oo. Kagaya lang ng kahinat na ng utu-utong anasal na yun na magiging wakas mo. Mawawala kang parang bula sa buhay ng pinakamamahal ko. Ngumiti ito ng matamis sa kawalan. Sa tingin ni April, iniimagine ito ang araw na tuloy nang nawala sa landas nito, silang mga kaagaw nito kay Allen. Hindi mo kailangan gawin to. Ikaw na mismo nagsabi na alam mong wala kami relasyon ni Allen. Dahil mahal mo siya. Muling bumangis ang mukha nito. You have to pay for that. Kung nagawa mo ng ilihim ang ginawa mo kay Anacel, at magagawa mo rin ilihim ang plano mo sa akin, natitiyak kong hindi pang habang buhay pang maitatago mga yon. Allen will soon know how crazy you really are. Wika ni April. Problema ko na yon. Anyway, I always get away with everything. Tingnan mo nga si Anacel na nahimik na. Walang nakakaalam kung nasan siya maliban sa akin. Humalakhak ito sa ginawa nito. Sinisiguro ko, hindi ka kailanman magugustuhan ni Allen. Pero oras na malaman niyang kabaliwan mo, kalilimutan niyang kapatid na naging turing niya sa'yo. Hindi na ni April natapos pa ang sinasabi dahil sinugod siya nito. Kinababawan siya nito at tinutukan ng baril.